si Mutia? Apo. Anaknya si Mutia. Sir, huwag niyo susah sabihin yan. Kapag mamaya bumalik si Mutia sa father nila, baka mamaya pagtangkaan na naman ni Rela yung buhay ng bata. Lumayo ka! Umalis ka rito! Hindi ako multo! Lalo si Eldon! Umay ka nga! Tama mo si Delilah? Uripot yun! Doon ko magsabi sa anak! Si Cordelia! Kilala ng Tagalupa ngayon kung sinong babaeng Cordelia. Prinsesa Chavita! Napapagod na po kami makipaglaro sa kanya. Gusto niya siya lagi nasusunod kasi daw siya ang prinsesa. Eh, wala na, Sheldon. Bakit iba ang buntot niya? Iba't iba ang kulay ng mga buntot ng sirena. Depende yan sa kanilang mga angkan. Sina ni Risa at Octopina ay mula sa mga angkan ng mga itim na sirena. At kayo naman ay nagmula sa mga angkan ng mga kataw. Kaya makulay ang mga buntot ninyo dahil kayo ang pinakamalapit at mapagkakatiwalaan sa mga maharlika ng mga sirena. Pero maraming uri ng mga sirena. May pula, asul, meron ding berde. Pero lahat tayo, ano pa man ang kulay ng buntot, ay nasa ilalim ng isang pinuno. Ang mga maharlika ng ginto na buntot, tulad ni Prinsipe Irvine. May konting ginto ang buntot ni Chavita dahil isa siyang prinsesa. Oo daw, kasi anak siya ni Prinsipe Irvine. Dala-dalawa kayo, natakasan pa kayo ni Prinsipe Irvine! Kasi po, kung makipaglaban, parang magaling naman dirigma. Talagang magaling naman dirigma si Irvine. Kayang-kaya niya kayong ipulin, mga tanga! Sa susunod na makita nyo si Prinsipe Irvine, tumawag na kayo ng kasamahan ninyo, mga inutil! Nayas! Ina, paano kung tuluyan na talaga mo ngayon si Irvine? Kung pumunta siya sa lupa at hanapin yung babae niya. Hindi niya magagawa yun dahil wala sa kanya ang kulang peras. Ano ba kayo? May ibang paraan para magkaroon ng paa, mga sirena. Paano? Maming, tumahin! Paano mo tukul kay Ondi? Maming! Sabi ko, tumahimik ka! Ano ba lang naman? Hinihalan mo si Ondi? Hindi na! Dahil ako! Oh, shit! Medyo enoy pa ako. Kiyasa ko, suwi pa ako. Muntik na ako mahuli kanina. Buti na lang, dalawa lang sila. Kaya madali ako nakatakas. Paano mo maiiwasan ito habang buhay? Hindi ko alam. Kailangan kong mabawi ang kulang peryas. Yun lang ang tanging paraan upang matalo ko sila. Paano? Nasa lupa ang kulang peryas mo at hawak ng Tagalupa. Baka naman meron kayong nalalaman na ibang paraan para matapakas. Kailangan kong mapuntahan si Cordelia. Gusto mo bang mahanap si Cordelia para sa kulang pernas? O para sa'yo? Gaya ng sabi niyo, Lolo Sheldon, higit apat na taon na ang nakalilipas. Hindi na ako umaasa pang hindi pa para sa akin si Cordelia. Boyfriend mo na nawala na parang bula. Pwede ba? Tanggapin mo na hindi na kayo magkakasama kahit kailanman. Ito ang perlas ng aking pamilya. Ingatan mo yan. Mayroong taglay na kapangyarihan yan. Iiwan ko yan sa'yo. Ito ang magsisilbing patunay na babalikan kita. Mahal na mahal kita, Cordelia. Binili ka, Irvine. Minahal naman kita, diba? Pero hindi ka na bumalik.
Irvin. Bakit hindi ka na bumalik? Alam niyo ba, kahagis ko lang ng lambat, abay na puno na agad ito ng mga isda. Masagana talaga ang dagat dito. Tay, asenso na tayo. Tingin niyo po, makakabalik niyo po ba sa pag-aaral ko? Ay, sigurado yun. Di ako ko, makakapag-aralin po ba ako? Oo naman. Pero hindi nga lang ngayon, ha? Pag medyo malaki-laki ka na ng konti. Pero, Nay, paano po ako mag-aaral kung wala akong paa? Eh, madali lang yun! Bubuhatin kita dun sa eskwelahan at dun sa classroom nyo. Ayun. Hindi kita pababayaan, mutsa. Kahit anong mangyari. Amis yun. Paano ka mag-aaral kung lagi ka na sa tabi ko? Eh, sasabihan ko yung pag-aaral mo. Kahit na ulitin ko pinapag-aralan ko, okay lang yun. Malay mo, maging first honor pa ko. Kung sakali. Ang bait talaga ni Kuya. Ikaw talaga, lagi ka rin may sagot eh, no? Eh, siyempre. Mara sa tatay, matalino. Filosopo ka mo! Kaya ikaw, huwag na huwag ka magmamanin sa kuya mo. Filosopo yan, ha? Atay, tutulog ka na si Kuya. Ba't nandito ulit tayo? Sabi ko na nga, wala nang nakatira dyan. Alam ko. Pero baka merong iniwan na kahit na anong bakas ay magtuturo kung nasan sila. Baka meron siyang iniwan para sa akin. Ano? Love letter? Kahit ano, Lolo Sheldon. Kahit ano na magpapatunay o magpapatotoo kung nasan sila nakatira ngayon. Sige na, Lolo Sheldon! Iba naman ang inaasahan mo eh. Ano sabi niyo? Ang ibig kong sabihin, mahal na prinsipe, hahanapin ko na ang pulang perlas na yan. Mababasa ang titik ng mga taong Tagalupa. Pero baka may tao dyan. Pare, tignan nyo! Ah! Agong lang pala ito eh! Tara! O ano? Ang gagawin natin? Nakabalik na si tatay galing sa laot. Sigurado ka bang ayaw mo nang mamasyal? Alam ko naman, bagot ka na sa bahay eh. Okay na ako. Pagod ka na din eh. Hindi kaya ang ganyan mo lang kaya. Ano naman? Parang nagagaling din sa kubo na yun eh. Parang nagpakatuwaan sila. Baka pwede tayo sila sumali sa laro kula. Ewan ko lang. Sige na kuya. Sige na. Malay mo, magkaroon pa tayo ng mga kaibigan. Sige na nga. Ay! Ay! Ano ginagawa na dyan? Ay! Dali sandali! Ano ba ginagawa niyo? Naglalaro bakit? Laro ba yan? Isinasaktan niyo yung pawikan eh. Eh, laro namin yan eh. Nakakatawa kasi. Unahan lang yan sa sindak. Sorry. Kawawa naman siya. Okay pa kaya siya? Pwede ka nang lumabas. Wala na sila. Tingnan mo, kuya.
Hindi naman gumingiti yung mga pawikan eh. Alam mo, tulungan mo na lang ako ibalik siya sa dagat, ha? Masige. Sige to. Sige nga. Tara, matcha. Tingnan nga natin kung sukat na sukat. Mm-hmm. Yun. Oh. Oops. Oops. Ayan. Oh. Yan. Para pwede na kayong pumasyan ni kuya mo sa bayan. Mm-hmm. Oo nga eh. Para hindi na siya mahirapan sa akin. Sus, di mo na ako nahihirapan eh. Malakas na tato. No! Oh! 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 Lakas ang hangin. Mapag na yata. Bumabag kita. Cordelia, tingnan mo mga pinamili ko. Tingnan mo damit. Maganda ba? May tenga pa tong bag. Maganda naman. Ayan o. Gagamitin ko mamaya sa party ni Mrs. De La Cuesta. May-ari yun ng mga supermarket dun sa Cebu. Diba? Ma, nag-shopping ka na naman. May pera naman kayo eh. Baka pwede niyong dagdagan yung allowance ko, ma. Tumigil ka nga dyan, tumigil ka. Ang allowance, binibigay yon sa mga nag-aaral. Pumapasok ka ba? Hindi naman, di ba? Pumasok ka ng koleyo, bibigyan kita ng allowance. Tsaka isa pa, sa Changi ko lang binili to, no? Mura lang. Hindi naman halata tayo sa mga ka-oyo-oyo ko dun sa party. Huwag yan. Ito na lang local. Mas masarap pa. Pambisita to. Oy, Cordelia, ba't di ka sumama sa akin mamaya dun sa party? Baka mamaya, may makilala tayong mga negosyante ron. Pwede natin makabusiness, di ba? Mama, marami pa po akong gagawin. Ano ka ba naman? At saka na yung trabaho. Sumama kami sa akin. Mama, pasensya na hindi talaga pwede. Alam mo yung ate mo yan. Tatandang dalaga yan. Kayaan mo na si ate, ma. Alam mo na hindi mahilig mag-party yun eh. Tsaka, isa pa, kahit hindi siya magsalita, nasasaktan pa din siya sa pagkawalaan ng dati niyang boyfriend at ng anak nila. Ma, ano kaya kung nabuhay ang anak ni ate, no? Tumigil ka nga dyan. Paano makakalimutan ang ate mo nakaraan kung lagi mong pinaalala? Huwag sabi yan eh. Important yan. Tiyan ka na lang sa lokal. Ang kulit nito ah. Oo, Mutya. Ayusin mo na yung palda mo. Para di makita ng mga tao, okay? Ikaw, ba't lagi ka nakaupo? Wala ka bang paa? Wala nga yung paa.
Dahil lagi siyang inaarga ng kapatid niya. Ito na mga kapatid niya. Lampa! Lampa! Siguro pala ito. Pati nga! Nga bang ma? Kaya mo ba kaming apat? Oo naman! Sakit na na! Eh, angas mo kasi! Kuya, umi na tayo. Hindi na lang natatakot mo. Ano, angas ha? Ano? Ano talaga? Ano? Matumag pala itong mga... Itay, kayo naman pala dahil lang kaya natakot yung mga yun eh. Kuya, matapang ka eh. Mahina ako eh. Oh, mucha, tanay ka, tana. Tana yung mga piling bata. Tinakot na ni kuya mo. Tinakot na ng tatay. Tanay ka, tana. Tara na. Bahay tayo. Kasi yung mga yun. Bakit may mga pa ako? Hindi, angkit niya eh. Ba't lagi naktago ang binte ko? Nakakadiri ba to? Alam mo, huwag mo napansinin yung mga tao sa labas. Wala naman silang alam eh. Anong dapat nila malaman? Na angkit-kit mo. Sutil pa. Na apat na taong gulang ka pa lang, marunong ka nang magbasa. Tapos ang ganda-ganda ng boses mo. Marunong kang kumanta. At kahit na hindi ka nakakapaglakad, masipag ka, tinutulungan mo pa rin kami nila nanay. Tigit sa lahat, mabait kang kapatid. Kapag nalaman nila yun, di na nila akong tutuksuin. Panigurado yun. Ayaw ka nang umiyak, ha? Sina. Okay? Salamat, kuya. Mabait mo rin, kapatid. Mabait talaga ako. Itong tatandaan mo, kahit na anong mangyari, huwag nandito ako. Walang mananakit sa'yo. Pusin yun. Hindi kita iiwan. Kahit kailan. Sabi kasi nung nakilala ko sa palengke, mas mabilis daw mabenta ang isda rito kasi walang dagat daw dito. O, sandali lang kami, ha? Pagkatapos nun, mamamasyal tayo bago natin isa ulit yung hiniram nating jeep, ha? Aris, mamantay mo maigi si Mutya, ha? Mamputay. Sige. Sige, anak. Ano muna kami? Tayo po. Tayo, Mutya. Tao po! Kakanin. Mantonyo! Ay, miss! Walang tao dyan! Sino yung nahanap nyo? Si Mantonyo ho. Kaibigan niya ho ako. Ah! Hindi nga! Baka alam niyo ho kung saan sila nagpunta. Ay, hindi ko alam. Pero kaninang umaga, gumayak sila. Sabay-sabay silang umalis. O sige, salamat ho. Hintayin ko na lang sila. Tama-tama. Habang naghihintay ka, ito yung mga paninda ko, tikman mo. Meron ako ritong suman. Kuya, ano yun? Parang bulak, pero kinakain ng mga bata. Alin yun? Cotton candy yun. Masat ba yun? Pili tayo. Hindi kita pwedeng iwan, sabi ni tatay. Hindi, isama mo na lang ako.
Naku, mukhang malabo yata yun. Baka kung ano mangyari sa'yo. Malapit lang naman ah. Babalik naman tayo agad. Sige na. Sige na. Sige na, halika na. O ito pa. Kumuha ka pa. Ay, hindi. Okay na ho to. Baka alam niyo lang kung ano oras lang makakabalik. Ay, yan ang hindi ko alam. Pero itong si Tonyo, nagrenta yata ng jeep. Eh kasi nga gusto niya ipasyal ang buong pamilya niya. Lalo na yung kanyang bunsong anak. Gusto niya igala. Eh kasi nga, hindi na makalakad. Hindi ho makalakad? Oo. Bakit to ho? Ano, masarap ba? Opo, masarap. Ang tamis. Natutulang na sa bibig ko. Tara na! Baka magalit si tatay pag natayo sa jeep, pagbalik niya.